Okay, naka-live tayo ulit, mga ka-istorya. So ito, yung matagal na po ninyong tinatanong, kung hindi ba ikaw pwede nakasuhan yung mga pro-China vloggers na yan? Kasi talaga hong matindi yung ginagawa po nilang paninira sa gobyerno natin. Gobyerno na po natin ang inaatake nila eh. So nagsalita po, actually interview po ito ni Pilipinas Today, ano ho. Hindi pa nila officially inilalabas po yung interview po nila kay Senator JV Hirsch ito. So ang sabi po, pwede umanong kasuhan itong mga pro-China vloggers na ito at mabigat ha, yung posibleng parusa na pwedeng ipataw sa kanila. Ang sabi ho ni Senator JV Hirsch ito yung pinaka mabigat na parusa. And speaking of China, may nangyari na naman. Ano po, may water cannon na naman at saka collision dyan sa West Philippine Sea. Pakishare po at pakilike, mga ka-istorya. Basahin ko po ito sa inyo, ha. So, ang referensya po natin, ito pong Facebook page o meta page po ni Pilipinas Today. Ano, ha? Sila po yan. December 7 po, yung post nila na yan. So, basahin natin, ha. Sinabi ni Senator JV Hirsch ito sa Pilipinas Today ngayong Huwebes, Disyembre 7, na may hinala siya na ilang vloggers ang binabayaran umano ng China upang impluensyahan ang pananaw ng publiko kaugnay ng agawan ng teritoryo ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea. So kapag isang mambabatas na lalo at senador ang naghihinala, may punto yan. May matibay po na basihan yan. Siyempre, nakakatanggap din po yan ng mga reports. Ano ho? Tuloy natin. Bilang isang Pilipino, dapat nagkakaisa tayo. Dapat nga sana. Ang kaso, may mga pro-China vloggers talaga na inilalaglag ang Pilipinas at pinapaboran ang China. Ang hinala po ni Senator JV Hirsch ito, yung mga pro-China vloggers na yun ay binabayaran umano ng China upang impluensyahan ang pananaw ng publiko. Binubula po nila kayo, mga ka-istorya. Pero may mga ilan na pro-China mga vloggers, ayan ha, sila yung mga active na pro-China na nagpapakalat ng fake news. Ang sospecha ko rito, the Chinese is also funding them para guluhin internally ang administration. Ito na. Ilang beses ko bang sinabi sa inyo na yung nangyayari sa West Philippine Sea, yung nangyayaring paninira ngayon sa administrasyon at bumaba pa nga po sa House of Representatives. Di ba sinabi ko sa inyo, may kinalaman yan sa West Philippine Sea. Kasi si China, kumikilos talaga si China, ilang beses na nating ginawa ng content, gumagasto sila ng bilyon-bilyong dolyares para humagkaroon po ng internal na pakikialam sa domestic and political affairs dito po sa Pilipinas. Diba? Ginawan ko na ng content yan. May dedicated content po ako dyan, mga ka-istorya. Natatandaan nyo. Eto, isang senador po ang nagsabi din ng kaparehong sinabi ni Juan, historiador, si Senator JV Hirsch ito. Ano po ang sabi niya? Ang sospecha ko rito, the Chinese is also funding them para guluhin internally ang administrasyon. Kaninong administrasyon? Kay PBBM. Naniwala na kayo, mga ka-istorya, sa sinasabi ko po sa inyo dati? Ha? Alam niyo, si Juan Historiador po ay hindi po nagsasalita ng walang basihan. Hindi tayo nag-iimbento. Salamat po ka-istorya po na Marcos. Ay, hello po. Kumusta po kayo, ha? Kumusta po kayo? Salamat po. Naniwala na kayo? Di ba? Tuloy natin. Pag nagkaroon ng giyera, ano raw? Pag nagkaroon ng giyera, pwede natin silang kasuhan. That
is the highest form of crime against the people and the country. Pag nagkaroon ika ng giyera, pwede natin silang kasuhan. Yun ikang pinakamataas na uri umano ng krimen, laban umano sa sambayan ng Pilipino at sa bansang Pilipinas. Pag sinabi mong highest form of crime, mga kaistorya, natural, highest form of punishment din po yan. Yun ding ang katapat niyan ay pinakamabigat din na parusa. Ano yun? Kamatayan. Oo, papakita ko sa inyo mamaya, mga kaistorya. Salamat po, kaistorya ng Marcosa. Opo eh, actually, kung nasa Amerika yung si Kaistory eh, so tanghaling tapat dun sa kanila, kung di ako nagkakamali, ating gabi naman po dito sa Pilipinas. Tuloy, if it's against China, dapat lahat tayo, ay nagkakaisa. Ganun nga sana dapat eh, kasi mga Pilipino tayo lahat eh. Ang problema nga, kumakaliwa sila. Bumubugod po sila ng landas. Kumakalas po sila. Ang kinakalaban nila, Pilipinas, ang pinapaboran nila, China. Katraiduran kung hindi tayo kakampi sa Pilipinas, sabi ni Ejercito. Totoo, totoo mga kaistorya. Kung ikaw ay kumakampi sa China, katraiduran talaga yun. Wala namang ibang tawag dun, kundi katraiduran mga kaistorya. Yun di ba, ibang ilang beses na nilang binabanggit. Hihilahin ikakain ni China sa ni Amerika sa gira, yung idka na yan, yung foreign policy na yan ni PBB. Binabaliktad. Binubula kayo. Kinandito kiwala si Amerika. Mga kaistorya, bubulihin tayo ni China. Wawalang hiyain nila tayo. Haharasin pa rin nila po tayo. Kaya nga po nagkaroon ng EDCA. Kasi mga kaistorya, yun po ang nakitang solusyon ni PBBM. Kung wala ang EDCA, kung wala ang allied countries natin, paano ang Pilipinas? Paano po natin i-counter just in case si China? Eh kaya nga inis na inis si China eh, dahil nandyan ang EDCA, malaking tinik po sa dambuhalang plano, dambuhalang ambisyon po nila sa South China Sea, hindi lang South China Sea. Buong Indo-Pacific region, lumalabas pa nga sila ng West Philippine Sea, mga kaistorya. At ang nakikita ko rito, maniwala po kayo, global ambition po ang pangarap po na yun ni China, ang target ni China. Oo, maniwala po kayo, mga kaistorya. Ang sabi, giyera daw, hihilahin tayo sa giyera. And speaking of giyera, akala siguro nila ay matutuwa sila pag nagkagiyera, no? Kasi yun ang ina. Hindi nila alam dahil sa kakakampi nila at kakatulong sa China, pag nagkagiyera, pwede na silang kasuhan. Pinakamabigat na krimen ang ikakaso sa kanila na may katapat na pinakamabigat na parusa. Naiisip kaya nila yun, mga kaistorya? Ano yun? Ano yun? Anong pwedeng ikaso dun sa nagtatraidor sa bansa at sa sambayan ng Pilipino? Ha? Na sinasabi dito ni Senator J.V. Ejercito na pinakamabigat na krimen. Wala namang iba. Ito po yan, mga kaistorya. Treason, Republic Act number 7659. Pasensya sa kahol ng aso. Hindi ko aso yun. Aso ni kapitbahay po yun. Republic Act 7659. Ito po ay nandoon po, mga kaistorya, sa Section 114, kung hindi po ako nagkakamali, ha? May whereas pa dito, binabanggit, whereas the crimes punishable by death under this act are heinous for being grievous, odious, and hateful offenses in which by reason of their inherent or manifest wickedness, viciousness, atrocity, and perversity are repugnant and outrageous to the common standards and norms of decency and morality in a just, civilized, and ordered society. Punta tayo dun sa Article 14. Search muna natin Article 14. Ayan. Anong sabi po dito? Ayan. Treason. Nasa section to po tayo, ha? Under po tayo ng section to Article 114. Treason.
any Filipino citizen who levies, tama ba yung pronunciation ko, war against the Philippines or adheres to her enemies, giving them aid or comfort within the Philippines or elsewhere, shall be punishable by reclusion perpetua to death, and shall pay a fine not to exceed 100,000 pesos. Bali, wala na yung 100,000 pesos kung buhay mo naman ang mapapahamak. Eh, ang problema, paparusahan ka na nga ng kamatayan, magmumulta ka pa ng 100,000 pesos. Kita niyo. Di nila naiisip. Ha? No person shall be convicted, so on and so forth. Ito po, ang parusa dati mga kaistorya, sa treason, magaan lang. Ito yun kasi, asan ba yung Article 114 na yan? Wait, hanapin ko. Magaan po dati ang kwan po dyan, parusa. Kaya yan po ay nirevise. Okay. Find, bakit hindi siya nag-appear dito? Magaan lang dati eh. 127, so dito lang tayo. Ipakita ko sa inyo. Para may idea kayo, kasi yung pinakita ko sa inyong unang referensya, yun na po yung revised. Ito po yung dati. Ito po ay revised penal code. Ano, kung hindi po ako nagkakamali, palakihin ko saglit. Ayan. Crime against national security and the law of nations. Anong sabi dito? Article 114. Treason, any person who owing allegiance to the United States or the government of the Philippine Islands, not being a foreigner, levies war against them or adheres to their enemies, giving them aid or comfort within the Philippine Islands or elsewhere, shall be punished by reclusion temporal. Reclusion temporal to death, and shall pay a fine not to exceed 20,000. Kaya ito po, nirevise. Nung nirevise, ito na po yan. Sa section 114 na po. Revised ito eh, pakita ko sa inyo. Doon tayo sa taas. Republic Act number 7659, an act to impose the death penalty on certain heinous crimes. Amending. For that purpose, the revised penal laws as amended other special penal laws and for other purposes. Pwede po silang parusahan. Kamatayan. Gyera. Ilang beses na lang binabanggit. Gyera. Sige. Kampi pa more sa China. Sige, laglag pa more sa gobyerno ng Pilipinas. Pag nagkataon, pinahamak po nila ang sarili po nila. Kagaya po ng sinasabi po dito mga kaistorya ni Senator J.V. Ejercito. Ha? Naiisip kaya nila yung ginagawa po nila mga kaistorya. Diba? Nang sabi, boss, tingin mo ba magkakagera sa Asia? Sana mapansin mo. Salamat. Posible. Posible, kasi alam niyo talaga mainit po ang tensyon sa South China Sea. Buong South China Sea, hindi lang po basta West Philippine Sea. Dahil po kay China. Si China lahat, alam niyo yung sinasabi nila mga ka-istorya, hindi naman ikananakop, si China ganito, ganyan, hindi nang giyera. Alam niyo, ang napapansin ko lang dito, itong mga pro-China, bakit West Philippine Sea lang ang dinidiin nila sa tao? Bakit nakapokus ang atensyon nila? Triangulo lang, Pilipinas, China, Amerika. Hindi nila ini-involve si Japan, si Taiwan, si Malaysia, at saka po si Brunei, si Indonesia, at saka po si Vietnam. Kasi lahat po yan, mga ka-istorya, inaagrabyado ni China. Kasi yung tendas line po ni China ay nasakop po ang exclusive economic zone at teritoryo ng mga bansang binanggit natin. Bakit ikaw ang historiador teritoryo? Aba, sa loob po ng tendas line ni China, unang-una, nasakop nila yung easy natin. Ha? Tapos yung atin mismong teritoryo, yung municipality of Kalayaan na kung saan nandun din po yung Pag-asa Island, may munisipyo nga po dun. Diba? Anyway, hindi yan basta-basta sasabak sa giyera si China. Nako, sabi nga, ginawan ko rin ng content yan. Nagpahayag na rin sila. Ha? Ayan yung gagawan ko ng content yan. Pagkatapos po ng pumunta ni President Xi Jinping sa Amerika, pagbalik nila, nagpahayag sila.
Oo, binalitan na ng media, hindi na nila sasakupin si Taiwan. Hindi sila sasabak sa giyera. Naniwala kayo? Takot yan sa giyera. May internal problem po yan. May internal turmoil po ngayon sa bansang China. Bagsak po ang ekonomiya nila. Ayaw lang aminin itong mga pro-China, pinagtatakpan nila, pinagtatanggol nila. Pero ilang beses na ba natin ginawa ng content? Napakaraming dahilan kaya bumagsak po ang ekonomiya ng China. Oo. Oo. Di nila pwedeng pagtakpan yung binabalita ng international media eh. Ngayon, sasabak sila sa giyera. And ang laki-laki ng problema ng bansa nila, bagsak ang ekonomiya nila. Sasabak sila sa giyera. Saan sila pupulutin? Pagtutulungan siya ng mga allied countries ni Amerika. Pagtutulungan EU, NATO, Canada, Australia, Amerika, Pilipinas, Taiwan, Japan, South Korea, Australia. Saan sila pupulutin? Ang dami-daming bansa po niyan. Ano mangyayari kay China? Ay di purnada lahat ng plano nila. Kung sasabak sila sa giyera, bagsak talaga ekonomiya nila. Ano, hindi natin hinahangad. Kasi pag giyera, ibang level na yun. Malamang talaga, World War III yan. At hindi natin yun hinahangad, ha? Eh, tayo naman ay kung sakali, senaryo lang naman, halimbawa lang naman. Ano ho? Kaya dun sa tanong na, posibleng magkagiyera? Posible. Pero, hindi yun basta-basta sasabak sa giyera, si China. Takot nga silang gumamit ng armas, eh. O hanggang water cannon lang nga sila, hanggang pangaharang lang sila. Eh. Bakit? Eh, alam nila, malinaw na nakalagay po sa Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at ang Amerika. Updated yun ha, in-update na ha. Dati kasi hindi nire-recognize po ang South China Sea. Ngayon, nire-recognize na under the administration of President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na siya yung nanawagan na i-revise yung MDT. Nire-revise nga, nire-recognize ang South China Sea. Now, once na gumamit, si China dyan, ng armas, mai-invoke, mati-trigger po yung Mutual Defense Treaty. Giyera na yun. Eh kung matapang sila, ba't hindi sila talaga gumamit na ng armas? Diba? Bakit hanggang water cannon lang sila? Kasi alam nila eh, ang magiging ano nun eh, resultan, ang magiging implication nun eh. Diba? Mga ka-istorya. Ha? Ngayon, punta natin yung isa pang post. Dalawa kasi ang post yan eh, kung hindi ako nagkakamali. Asan ba yun? Parang natanggal ko yata. Wait. Ito. Palitin ko. Kasi masyadong malaki. In interview nila si ano, sino to JV Hirsch ito. Kaya nga sabi ko sa inyo, di ba? So, si Pilipinas Today, parang aabangan natin yan ha, yung interview sa kanya. Anong sabi dito, December 8 ito. Pinoy influencers na pro-China sa panayam ng strictly confidential by Pilipinas Today kay Senator JV Hirsch ito nilinaw niyang nananatili ang malalim nilang pagkakaibigan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kahit pa may mga taga-suporta raw ng dating chief executive ang bumabati ko sa kanya ngayon matapos niyang ibulgar ang pagiging pro-China ng mga ito. So, binulgar. I have to be clear, noong panahon ni President Duterte, isa po akong supporter dahil sa Build Projects. Isa po ako sa mga nagdedepensa sa mga projects niya. And more than 20 years na po kami magkaibigan, sabi ni Ejercito. Ang hindi ko masikmura ay yung ilang supporters niya na pro-China. Hindi lang yun ilan, marami yun eh. O si Senator JB Ejercito ang may sabi ha. Binabasa ko lang. May tatang, di ba, na supporter naman talaga. DDS naman talaga yung mga pro-China. Hindi naman natin nila lahat. May mga kaibigan akong matitino na pro-government eh, pro-BBM eh. Alam nila kung ano yung tama eh. Ha? Pero literal na hanggang ngayon, sumusuporta kay President Rodrigo Duterte, ilan ba yun? Alam niyo yun kung sino-sino yun. Pro-China naman talaga. Totoo yung sinasabi po ng Senator JV Hirsch ito. Yung mga taong kayang ibenta ang ating bansa, dagdag ng senador. So yung mga yun, Ika, mga supporter ni senator ni former President Rodrigo Duterte, mga pro-China, binibenta Ika yung bansa natin. Correct or wrong? Sagot nga kayo, mga ka-istorya, comment nga kayo. Alam nyo yan. Napapanood nyo, naranig nyo, nababasa nyo yung mga sinasabi niya. So alam nyo yun. Tama yung sinasabi yung Senator JV Hirsch ito, di ba? Nga ka-istorya, ano pang sabi, mapapanood ang buong interview ng Strictly Confidential kay Hirsch ito sa Sabado. Sa Sabado? December 6, 16, alas 9 ng gabi live sa Pilipinas. Wow, abangan ko ito, mga ka-istorya. Abangan ko to, gagawan ko to ng content. Take note ha,
sa Sabado daw po, alas 9 daw po ng gabi. Ah, ngayon ito. Maybe sinusulong si Senator Bato de la Rosa. Eh, kahit paano okay naman, pero medyo parang ano eh. Ano nga rin ako dito eh. Anyway, sinuporta naman ito ng mga ilang grupo, no? May kinalaman pa din sa balita na sa China. Pilipinas Today pa rin, ha? Anong sabi dito? Sinuporta ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang panukala na gawing bahagi ang milyong-milyong gun owners sa Pilipinas ng reserve units ng Armed Forces of the Philippines para proteksyonan ang Pilipinas sakaling may magtatangka na sakupin ang teritoryo ng bansa. So may kinalaman si China. mga gun owners daw po, milyon-milyong gawin daw po reserve force. Sa kanyang pagharap sa media sa pagbubukas ng Defense and Sporting Arms Show, sinabi ni De La Rosa malaki ang magiging papel ng gun owners sa pagdedepensa ng bansa dahil sa dinaanang gun handling and shooting proficiency ng mga ito sa pagkuha ng lisensya para sa kanilang mga armas with or without the threat to life. Likas ng gusto ng Pilipino na may baril, lalong-lalo na sa amin dun sa Mindanao. Talagang nasa kultura na natin yan, ani. Well, okay naman. May nag-comment dito. Eh di dapat ikaw, yung mga security guards, igawin na din reserve force. Tama nga naman eh, may mga training din naman yung eh. Pero hindi ho lahat ha, marami din po kasing kolorum na security guards eh, walang proper training eh. Oo, totoo yan. Alam nyo yan. At mga ko, may mga kaibigan pa akong security guards eh. Ha? Ngayon, yung speaking of mga marunong sa baril, well, yung misis ko lang eh. Sharpshooter po yun sa 45 at saka po sa shotgun. Ito, may proper training po sa baril yung misis ko. Na, yun, nasabi ko lang. Ngayon, balik tayo dito sa China. Itong nakakabuisit, ha? Bagong balita. O, yung mga pro-China. Nalalaman kaya nila yung ginagawa nila. Ha? Tingnan niyo. PH vessel suffers serious engine damage in a new water cannon incident in WPS. December 10 po ito, ha? Itong balita po na ito ni CNN. Ha? Oh, December ano yun, oh. Ah, nabalitaan niyo rin naman siguro. Nasira yung makina po. Nung bangka po natin. Ayan, oh. Ah, winawater ka, ang laki ng Coast Guard ng China, oh. Tapos yung Philippine vessel po, ayun, ang liit-liit, oh. Tumagilid nga, gumiwang, gumanon, eh. Yeah? A commissioned vessel on a resupply mission. Yung resupply mission po, sa Ayungin Shoal yan, ha, take note. Nakamkam na po nila yung Scarborough Shoal, ha. Nasa loob ng exclusive economic zone natin, pareho yan. Pati ang Ayungin Shoal, na kung saan dyan po naka-station yung BRP Sierra Madre. A commission vessel, a resupply mission to Ayungin Shoal sustained serious engine damage after it was blasted with water cannon by China Coast Guard. On Sunday, the Philippine Coast Guard, PCG, said, kailan, ano bang ano ngayon? Kahapon. Regular RORE. A rotation under supply to BRP Sierra Madre this morning, BRP Cabra, Unaiza, May 1 and ML Kalayaan water cannon by China Coast Guard ML Kalayaan suffered serious engine damage, said PCG spokesperson Jay Tariela in a post on formerly Twitter. Grabe, no? Nasira po ang makina. Winater cannon, dapat kasi ganito. Wait lang. Kunin ko lang yung picture namin ni ano. Eh, ako'y nakapagpa-picture kay ano eh. Kaya Commodore J. Tariela. Pinost ko nga yun eh. Pakita ko sa inyo. Nagkita kami sa hearing po ng, sa House Committee hearing po. Doon po sa ano. Nag-cover ako doon, nag-live ako doon, diba? Tungkol sa WPS. So, ano, ang nangyari ganito. Pagkatapos, di sige. Ala, lakas doob. Nilapitan ko. Sir, kako, fan niyo ako sa paglaban po ninyo sa mga Chinese. Diyan sa West Philippine Sea. Ah, di natuwa siya. Eh, pwede po ba kako na ano, magpa-picture? Di sige, pinagbigyan naman ako. Di, pipicture kami. Sige, pa-picture. Okay. Ito yon. Pakita ko sa inyo. Ayan. Yan po si Commodore J. Tariela, no? Hindi, paliitin ko na. Balik tayo dito sa ano? Dito sa kwan. Kasi, ginamit pong referensya ni CNN, yung post po ni Sir J. Tariela sa kanya pong X account or yung dating Twitter. Ayan po yung mga video. Play nga natin. Nakikita niya, ayan, no? Ha?
Oh, winawater cannon. Ayun, 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 ayun. Winawater cannon. Oh. Oh. Ayan. Oh. Dito tayo sa isa. Ayan, hinahabol naman. Oh. Hinahabol siya. Ayan na. Oh. Grabe talaga to si China. No? Binadaan sa ano. Yan yung epekto nung pinatalsik si Apple Lakay. Yan yung epekto. Sinuwi kasalanan. Pero hanggang ngayon, wala na. Nangyari na eh. May magagawa pa ba tayo? Ano, winawater ka, ano, no? Oo. Ha? Anong sabi po dito? Ni Commodore J. Tariela, regular Rory to BRP Sierra Madrid this morning, BRP Cabra Unaisa, so on and so forth. Ha? Suffered serious engine damage contrary to China Coast Guard information UM1 rammed by CCG vessel. Nagsinungaling na naman yun si China. Nag-post na naman ng kasinungalingan yun. Eh, may bago ba kay China? Di ba? Tariela shared videos of the incident showing how local vessels were hit by the spray from the water cannon as well as the size difference between the CCG and Philippine boats. But according to a Twitter post of People's Daily, China said the CCG was acting in accordance with the law and kita niyo. With according with the law daw and regulation. Labag nga sa international yung ginagawa ninyo. Kapal talaga ng mukha nito ni China. Hantara na pinaglululoko nila ang international community. Tingin nila sa international community, mangmang, pati mga matatas na gobyerno at pinakamatas na pinuno ng gobyerno na lahat ng bansa sa buong mundo, niluloko nila niyan sa sinasabi nilang iyan. The CCG also accused the Philippines of transporting construction material to BRP Sierra Madre, an action which infringed upon their sovereignty. Sovereignty? Hello? Baka sovereignty namin. Hindi sovereignty nila. Grabe, no? Grabe talaga to. Pati itong ano eh. Alam ko ito eh. Nadali din ito eh. Ito, yung atin ito na ito, basahin nga natin na civilian-led convoy that will bring gifts and donations for Christmas began its journey to areas in the West Philippines on Friday. Kung di ako nagkakami, correct me if I'm wrong. Kinundi na po ng Amerika at ng mga allied countries po natin yung ginawa ng China. US and Philippines condemn the Chinese Coast Guard's water cannon blast on fishers vessels. The Philippines and its treaty ally, the United States, have separately condemned a high seas assault by the Chinese Coast Guard and suspected militia ships that reputedly blasted water cannons to block 3 Philippine fisheries vessels. Iba ito, kung di ako nagkakamali. Yung militia vessels po nila. Yung mga naggugumpulan dyan, kunyari, mangingisda, militia vessels po yun. Ayan, no? The noontime assault by Chinese ships of the Scarborough Shoal, one of the most aggressive this year, caused significant damage to the communication and navigation equipment of one of the three Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ships, Filipino officials said. So, iba nga ito. Ang winater cannon, ewan ko kung iba ito o ano, kung di ako nagkakamali. Parehong winater cannon eh. They said that without elaborating that suspected militia vessels accompanying Chinese Coast Guard ships used a long-range acoustic device that could impair hearing, causing severe temporary discomfort and incapacitation to some... Oh, grabe talaga. Dati, dito sa isang balita ang ng water cannon, Chinese Coast Guard. Pagdating naman dito, ng China. Grabe no. Ngayon, tingnan ninyo ito. It's the latest flare-up the long seething territorial dispute in the South China Sea, a flashpoint in Asia that has put the U.S. and China on a collision course. China claims virtually the entire strategic waterway, but the Philippines, Vietnam, Malaysia, Brunei, and Taiwan have all suppressed their separate claims. Asan yung mga pro-China ngayon? Bakit tinututukan lang nila triangulo? Pilipinas, Amerika, China. Bakit nila binabanggit itong mga bansa na ito? Ha? Pati nga, hindi pa nga dyan binanggit ang Japan eh. Di ba? Bakit ganun kaya sila? Bakit? Kasi ang purpose, bulahin po kayo. Ganun, wala namang ibang dahilan yun mga ka-istorya. Di ba? Pinagbubula kayo ng mga yan eh. Ha? Pag iniwanan natin yan, sabi, ibigay nilang daw eh. Sabi ni former President Rodrigo Duterte. Ibigay nyo lang yan. Mario Joseph, paninindigan ba yun ang dating presidente ng Pilipinas?
Error pa dito, wait. Ito ba yun? Ito ba yun? Oh, ito. Ande, yung picture namin ito. So, yun lang. Pakishare po at pakilike, mga ka-story, ha. Kita nyo, pwede pala silang kasuhan, eh. Ah, mga bayaran daw, eh. Tapos, ang binibintangan po ng mga ka-story, kami. Kami daw po. Ah, may allowance daw, ganito, ganyan. May pera daw, ganito, ganyan. Aba! Ay, senador ang may sabi, sila'y binabayaran, eh. Ay, well, hinala pala ang naman, pero hindi yan, hindi yan magsasalita, senador yan, hindi yan magsasalita ng walang basihan. At ang sabi, ilang beses ko lang ginawa ng content, abay, talagang sumusuka po ng bilyon-bilyong dolyars ito si China, eh. Aw! At ang target talaga nila, Pilipinas po, di ba? Ginawan ko rin ng content yun. Pilipinas talaga target po nila. Sa kanila pong disinformation. Para magawa nilang disinformation na turon, gagamit sila. Malamang isa sa mga pro-China vloggers ang ginagamit nila. Ayun din ang hinala ni Senator JVRC2, eh. Diba? Ang istorya. Pakishare po at pakilike kasi yung mga ganitong balita, talagang dapat itong malaman ng ating mga kababayan. Ano? So, shoutout po dyan sa ano? Sa Canada, dyan po sa Amerika, kinaka-istorya Marcosa, Denida Inting. Sa Canada, si ka-istorya Caroline Pila. No? Sa Europe, di ko po kayo isa-isain, ha? Diyan po sa Middle East, yung Cyprus, ha, madalas ko yatang makalimutan. Maging diyan po sa China, Macau, ha, nabanggit ko na ba yung Egypt? Sa Taiwan, sa Singapore, sa Malaysia, sa Vietnam, sa Cambodia, sa Hong Kong. Ayan, nasi ka-story diyan sa taas, nasa Hong Kong. Sa Brunei, shout out po sa inyo. Maging diyan po sa Japan, nabanggit ko na bang Singapore? Japan at saka South Korea, sa New Zealand, sa Australia, sa Macau, sa Hawaii. Well, yung Macau na bangit. Hawaii, Guam, at saka sa Alaska. Yes, may nanonood sa atin sa Alaska. Maging sa Russia, meron. Diba? Hello po. Kumusta po kayo? Okay. Pakishare po at pakilike. Actually, meron pang isang magandang balita. Eh. Meron pa. Pero siguro, ano ko na lang, hindi ko na i-live kasi anong oras na. Oh. Bukas na lang. Mukhang magiging mas mainit po ang balitaktakan sa hearing po ng SMNI bukas. Oo. Ha? Pakiramdam ko. Ha? Pakiramdam ko. So, tututukan natin yun. Abangan po ninyo mga ka-istorya. Ha? Tutukan natin. Yes, yan sabi. Pasok sa bang... Nakipag-partnership po yan sa ano, CGTN, isang media network po na pag-aari po ng gobyerno ng China. Yan, nakipag-binanggit naman sa hearing po doon sa ano, di ba, House Committee. Ayan. Akishare po at pakilike mga ka-story, ha. Pakisuportahan po si Charismatic. Nakaka-istorya. Tapos, Charismatic Facebook page po yun, eh. K-A-R-I-S space M-A-T-I-K. Bold letters. Pag sa-search nyo, Charismatic, dugtungan nyo ng page. Charismatic page. Lilitaw po yun. Ang ano dun, makikita nyo roon na may live naman siya sa Malacanang, sa Kadiwa, hindi ako nagkakamali. At saka po sa premiere po ng Loyalista Movie. Suportahan nyo po pala yung Loyalista Movie, ha. Ang sabi po ni Madam Imelda Papin ay next year po ang isu-showing nila sa mga theater worldwide. Yun pong Loyalista Movie. And speaking of Madam Imelda Papin, wait, ipakita ko sa inyo. Aha, meron eh. Wait. Dami namin picture niyan ni Ma'am Imelda Papin. Eh. The Papin family. Wait, ipakita ko sa inyo. Paano hindi? Pareho kaming ano, Bicolano. Bicolano, Bicolana. Eh, natural, magiging ano, magkalapit ang loob. Ano ho? Pakisuportahan niyo. Tapos may binigay siyang coffee. Na, ang sarap ng coffee. Wait, kukunin ko, ha? Diyan lang kayo, ipakita ko po sa inyo. Wait.
Hello, hello, hello. Ayun. Parinig niya na ako. Ito siya. Alam niyo kung anong special sa coffee po na ito? Ni Ma'am Melds, palakihin niyo. Kung nakikita niyo sa ano, palakihin ko. Wait, bakit ganun? Ito na lang. Ito po yung, ano ba yun? Bakit ganun? Ang nakalagay po dito, Queen Mel 20-in-1 healthy coffee drink. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong kape. 20-in-1 healthy coffee drink. Originally produced by Ma'am Imelda Papin. Ang nakalagay po dito, Ganoderma, collagen, glutathione, buwa mera, mangosteen, ginseng, berries, turmeric, moringa. Yung moringa, hindi ako nagkakamali, malungga yun eh. Sugar-free, help boost immune system. Kini-cleansing po nito yung mga toxic materials po sa atin pong bituka. At ito yung ibang klase ng kape ha. Itong Queen Mel healthy 20-in-1 healthy coffee drink. Nagbibenta sila nito. Ito, alam niyo ako, hindi ako nagkakape talaga. Kung tutuusin. Kasi hyperacidic po ako. So pag uminom ako ng kape, mga 5 to 10 minutes, nararamdaman ko na sumasakit na sikmura ko. Nagkaka-heartburn na ako. So itong kape na ito, hindi ako nakaramdam dito ng heartburn. Hindi sumakit dito ang sikmura ko. Yes, kumakape. Ubos ko na nga eh. Oo. Ang halaga po nito, masyado kasing ano yung ano eh. Makintab kasi siya, kaya medyo wash out sa monitor, no? Ang halaga nito, 200 pesos. Napakamura. Mga sachet po ang laman nito. No? Sachet coffee. So kung gusto nyo, siguro kasi pagbibili kayo, pwede naman. Iparating ko kay Ma'am Melds. Pwede kayo mag-message sa akin. Pero siguro by bulk. Kasi kung pa isa-isa, 200 pesos lang. Tapos mamamasahe ako papunta sa kanya. Pipikapin ko. Yun, siguro mga ano. Mga 20 pieces siguro. 20 ganito. 20 piraso na ganito. Pwede. Oh, kontakin nyo lang po ako. Sa messenger ko po. Search nyo lang yung Facebook page ko. Add nyo po ako. No? Supportahan natin yun ha. Alam nyo kung bakit? Eye-opener po yun. Yung pelikula po na yun na loyalista movie. Naku, walang sinabi dito yung pelikula ni Daryl Yap. Walang sinabi. Hindi po si Daryl Yap ang ano po dito. Director. Hindi. Hindi. Suportahan po ninyo, mga ka-istorya. Tapos, wait. Ipakita ko si Mama Melds. Nasend ko na ba? Hindi pa siguro. Eto. Wait. Ito siya. The Papin Family, pakita ko. Ayan o. The Papin Family, palakihin ko nga. Si, ganda kaya niya ni Ma'am Melds sa personal. Ayan o. Ang kanyang ate. Si Ate Gloria po, Papin. At si Mafi Papin. Ayan o. The Papin Family. Ayan o. Alam niyo itong dalawang to, kung tutuusin, senior na yung mga yan. Oo. Pero pag makita mo sa personal, tingnan niyo yung mukha namin, parang magkaedad lang kami. Ma'am Melds, para naman akong tumanda nung katabi ko kayo. Dapat pala, hindi ako tumatabi kay Ma'am Melds eh. Kasi nagmumukha akong ano. Ang ganda. Saka ang tangkad. Ah, pang beauty queen yung height po ni Ma'am Melds eh. Ano na, sa likod pa si Sir Dante Maravillas eh. Special gathering po yan ng Team Tugon. Ande, mga vloggers, opo, na pinaghinalaan ng kung ano-ano, bahala sila, mga papaitan sila. Yung isip nila na ano, nilalaso nila ang sarili nilang isipan, bahala sila. Na? May ano to eh, 9 minutes kasi. Ewan ko kung, wait, ipapapanood po sa inyo. May message siya, huwag na lang. 9 minutes, haba pa tayo. Tapos na tayo mag-discuss. No? Basta ang ano ni Ma'am Melds, supportahan po natin yung loyalista movie. Ang meaning ng loyalista, hindi lang po yung loyalista,
loyal sa mga Marcos. Hindi po. Loyal ka sa bansa mo, loyal ka sa kapwa mo Pilipino, loyal ka sa kaibigan mo, sa kamag-anak mo, sa mga mahal mo sa buhay, sa lahat. Yun po ang meaning talaga ng loyalist na movie. At meron diyang isang napaka mahiwagang bagay na ipinagkaloob po ni former President Ferdinand Marcos Sr. kay Ma'am Imelda Papin. Pareho silang Imelda, no? Pareho din silang Melds ni former First Lady. Diyan yung malalaman sa pelikula na yan. At talagang close po sila, ha? Former First Family. Oo. Close po talaga yan. Isinakripisyo po ni Ma'am Melds yung kanyang career. Ano ho? Isinakripisyo niya yung, ang totoo, pati nga po pamilya niya. Oo. Isinakripisyo niya yung lahat para lamang damayan ang first o ang former First Family doon sa Hawaii. Talagang pinuntahan po niya. At na lagay din sa panganib ang buhay nilang mag-asawa noon. Dahil sa persecution, dahil sa pagiging loyalista po niya. Oo. And speaking of loyalista and speaking of Ma'am Imelda, alam niyo ba, yung amin pong coordinator sa Team Tugon, kasi kinuha ulit ako ng Team Tugon, ako naman ay pumayag, ano, sa madaling salita. Kasi di ba umalis ako sa Team Tugon for a personal reason, kasi gusto ko maging independent ako. So, kwentuhan muna tayo. Total, nandiyan naman kayo. Umalis ako for personal reason sa Team Tugon, kasi gusto ko nga maging independent. Well, later on, na-realize ko na mahihirapan ako na tulungan ang gobyerno, i-disseminate yung mga informations, yung mga magandang balita na ginagawa ng gobyerno. At mahihirapan din akong mag-isang ipagtanggol ang gobyerno natin kung solo lang ako. Kailangan ko ng grupo. Kailangan maging teamwork. Kaya nung ako ay kinuha uli ng Team Tugon, actually hindi masasabing kinuha uli kasi nung umalis ako, sa akin lang, sa sarili ko, umalis ako, hindi na ako member ng Team Tugon. Pero hindi nila ako itinuring na umalis na eh. Ang turing pa rin nila sa akin, member pa rin ako ng Team Tugon. So, on my own interpretation, no, bumalik ako sa Team Tugon. Although hindi ako tinuring ng Tugon na umalis sa kanila. Pero para sa akin, bumalik ako sa Team Tugon. Ayun, so teamwork uli. Para sa bansa. Na? Speaking of our coordinator, no, other than but Ma'am Zen Danga, no? Ilang beses nang binatoy ng fake news. Tinatag pa nga. Nininame drop pa nga. Dami yung mga DDS influencer, no? Sinisiraan nila yung tao. Kesyo ganito, kesyo pera, kesyo ganito. Well, ito sasabihin ko lang sa inyo. Ma'am Zen, kung mapanood mo ito, pasensya ka na, kailangan ko itong sabihin para malaman ng tao kung ano yung katotohanan. Pasensya na po. Una muna tayo kayo. Si Ma'am Zen po at saka si Ma'am Imelda Papin, mga solid po talagang loyalista yan na noon pa magkakilala na po si Ma'am Zen Danga po. Yung kanyang mga magulang ay talaga pong taal na loyalista. Kasama nga siya noon dun eh. Sa sumusuporta sa mga Marcos ng It's a People Revolution, natirgas nga po yan si Ma'am Zen eh. Oo, sa pagsuporta sa mga Marcos. Bata pa lang siya noon. Pinakita niya sa amin yung mga pictures. Oo. Usap-usap kami yan. Sina ano, Ma'am Imelda Papin. Then, naging full force yung suporta ni Ma'am Zen nung si PBB, nung yung 2009. Simula na yung suporta talagang full force siya. Sinisiraan. Kung sino pa talaga yung taal, baliti po ng loyalista, yun pang binabanatan nitong mga papaitan. DDS yung mga binabanat kay Ma'am Zen, DDS influencer. Huwag na nating pangalanan, pero kilala niyo yun. Palagay ko nababasa niyo rin. Ito lang ha, kung si Ma'am Zen binabayaran, bakit si Ma'am Zen hanggang ngayon wala pong sariling bahay? Nagre-renta. Imagine, yung full force na suporta niya from 2009 pa. Huh? Sabihin pang mula bata pa lang siya plus yung kanyang mga magulang loyalista. See? Bakit nagre-renta yung tao kung bayaran? Diba? Walang sasakyan, nagko-commute. Tapos eto pa ha. Ma'am Zen, pasensya ka na, kailangan ko sabihin. Hindi ako nagpaalam kay Ma'am Zen na sasabihin ko to. Pag nagigipit si Ma'am Zen, no? Lumalapit siya sa amin.
Kung yung bayaran, bakit siya pang lumalapit sa amin, humihingi sa amin ng tulong? Ha? Lumalapit sa amin, hindi naman namin natitiis kasi siyempre naaawa kami. Kung bayaran niya, ayusin, baka mapera yan. Baka may bahay na yan sa isang exclusive subdivision at baka meron na isang magandang kotse. See? Diba? Kilala pong personal ni Ma'am Imelda Papin, si Ma'am Sen. Oo. Kaya huwag kayo basta-basta naniniwala. Kami po, sa amin kayo maniwala. Dahil kami po ang mga totoong pro-government vloggers. Sa Team Tugon po, may mga kasamahan po kami diyang DDS influencers na matitino ang pag-iisip totoong pro-government. Kaya nga sabi ko sa inyo, may mga kaibigan akong DDS influencer, DDS vloggers na totoo, pro-government, matitino ang pag-iisip. Kasi hindi naman talaga lahat ng ano, mga lason, no? Merong matitino, mga kaibigan namin, ang kasama namin sa Team Tugon. Yung alam mo kung ano ang tama at mali. Oh, pakipanuuri niyo po ang Loyalista Movie. Hindi kayo magsisisi. Yan, no? Napakalapit ng loob ko dyan kay Ma'am Glo. Hello Ma'am Glo, kung nanonood ka. Kamusta po kamo mga manay tabi? Termis po kamo mag-ingat. Arog po ka na sinabi ko sa Indo na ang suporta ni Juan Historiador, pero kasi manyaon para sa Indo. Ano po? Siyempre, Bicolano kita ay. Ano po? Sino ba yung binabanggit niyo rito? Nakikaway ba kayo dito? Ay! Shoo! Pagbubulahin mo kami rito. Huwag ka dito. Binubula mo kami. Shoo! Pinagbububula tayo nung wala na, nakablock na. Ayaw ko ng lason dito. Wala na, oh, wala na. Hindi mo kayang bulahin ng mga followers ni Juan Historiador kami kasi kami mulat ang mata namin sa katotohanan. Kami dito, kaya kami nagsasama-sama, ang gusto namin ay katotohanan at tama. Ang gusto namin ay pagtanggol ang bansa natin at ang gobyerno natin. Ayun ang gusto namin. Kami ay pro-government, pro-Filipino kami, pro-Philippines kami. Hindi kami pro-China. Hindi kami pro-Chinese. Kami ay pro-Philippine. Pro-Filipino. Pro-Philippines, no? Kaya wala na. Tawang-tawa. Sama-sama tayo. Pro-government tayo. Pro-BBM tayo. Pro-Philippines tayo. Pro-Filipino tayo. Ayan mo ngayon. Ano ko? May partnership nga siya sa media network ng ano eh. China eh. Diba? Tapos yung mga programa ko. May hearing bukas. Sa House of Representatives. Abangan ninyo. Karamdam ko mas magiging mainit ang balitaktakan. Uy, 18 minutes na yata tayo nagkikwento. Tama na, bukas naman ulit, mga ka-istorya. So hanggang dito na lang po. Pakishare po at pakilike. Salamat sa inyong panonood. Muli, ako po si Juan, Historiador, ang tagakwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang ito ang bansang Pilipinas.